Ngayon, tatalakayin natin itong issue ng ABS-CBN. Makakausap natin sa video si Kim Chu para sa kanyang isang malalim na pagpapaliwanag dito sa pagsasara ng ABS-CBN. Kung ano ba ang kinalaman ng mga row sa klase. At makakausap din natin si Cardo Dalisay para sa kanyang emosyonal na mensahe. Kung ano ba yung kanya sa loobin dito sa pagsasara sa klase. At kumuha tayo ng isang eksperto na isang abogado kilala sa social media, Attorney Gadon, at magpapaliwanag siya kung ano ba yung naging kasalanan, ano ba yung mga hindi nasunod ng ABS-CBN kaya ito ay nagsara. Kaya abangan ninyo at malalaman nyo na ang kasagutan. Simula muna, Kim Chu. Pantay-pantay ang lahat ng tao. Sa classroom may batas, bawal lumabas o bawal lumabas. Pero pag sinabing pag nag-comply ka na bawal lumabas, pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila, inayos mo yung law ng classroom nyo at sinubmit mo ulit, ay pwede na pala ikaw lumabas. So kung wala ka namang nilabag na batas, bakit ka ipapasara ng isang NTC na pag-aari ng gobyerno? Samantalang may ibang franchise channels, franchise radio station ngayon, I think 7, hindi nila pinasara. Tanging ABS lang ang tinara. Yung 6 na yun, or hindi ko alam kung ano yung tamang number na na-expire na rin yung franchise, nag-ooperate pa rin hanggang ngayon. So, nasaan ang batas? Halipapakain sa pamilya ko. Kapag ang pamilya ko kinante, kahit sino ka pa, lalaban ako ng pataya sa'yo kahit patayin mo pa ako. Binarubal na tayo eh. Tinarantado na tayo eh. Kinuha na yung bahay natin. Sa palimik nyo, kung ano yung nawala sa atin. Kasi kung lahat tayo mananimik, aabusuhin tayo niyan para tayong bakat kinutongan. At pagkatapos pag nagkita kayo, ano yung expect mo? Sobrang galit na galit ko. Anong klaseng tao to? Sa gitna ng pandemya, sa gitna ng nangyayari sa ating bansa, naunin nyo pang isipin, ipasara ang ABS-CBN bago kaysa tugunan ang lahat ng pangangailangan ng ating bansa. Tapos yung mga tao, tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa kayo na nawalan ng trabaho ang 11,000 na tao. O ngayon, kaming 11,000 na tao, anong mangyayari sa amin ngayon? Ngayon, kaming mga artista, paano namin tutulungan ang ilang pamilya tinutulungan namin at pinubuhay namin? Anong sabi ni Harry Roque? Diba? Anong sabi niya? Oh, kumila kayo, dole. Diba? Huwag kayong mag-alala. Bibigyan namin kayo ng ayuda. Eh kung ang buong Pilipinas kayo, hindi nyo masuplayan eh. Pati kami makikidagdag. Kami pong mga artista, ang ABS-CBN, kami po ang mga isa sa mga pinakamalaking nagbabayad ng buwis sa ating bansa. Kami po, may binabayaran po kaming tax taon-taon. Meron po kami binabayaran VAT every month. Napakalaki ng naitutulong namin. Bukod sa binabayad namin tax, may serbisyo kaming ibinibigay sa mga tao. Pupunta kami sa ibang bansa para kamustahin ang lahat ng mga OFWs. Bakit dumating ang pagkakataon nito na kami ang naisip yung tanggalin? Na sa panahon ngayon, ang ABS-CBN at ang mga artista ang unang, ang isa sa mga tumutulong sa mga tao ngayon. Ano pong malaking problema dun? O ngayon, tatanungin ko kayo. Sa lahat ng mga basher, ng mga fans ko, kamusta po kayo? Sa lahat ng mga trolls dyan, kamusta po kayo? Magpapaka-jollies na po ako. Bakit po? Kasi, sabi ko nga, ang mga tao ngayon, sa lahat ng mga taong naninira sa amin, hindi kayo pwedeng labanan o kausapin na mahinahon. Ngayon, kakausapin ko po kayo sa sarili nyo lingwahe. Pasensya na po kayo. Galit na galit ako eh. Galit na galit na galit na galit. Sobra po ako. Ngayon po, ano po ba uunahin natin ngayon? Tanggalin ang kumpanya na tumutulong sa ating kapwa, sa lahat ng mga Pilipino, o yung sugal na pinapasok sa ating bansa. Buti pa yung pogo. Diba? Pinaglalaban nyo. Itong kumpanyang tumutulong sa lahat ng mga tao ngayon, pinasara nyo. Ano yun? Ako sa ating mga kababayan, na huwag kayong masyado maging emosyonal dyan sa pangyayari ng pag
sa sara ng ABS-CBN, doon hindi naman actually sara eh, kundi binabawi lamang yung frequency. Pwede naman ganito. Ganito yung sinasabi niyo 11,000 na empleyado na mawala na trabaho. Hindi totoo yan. Unang-una, hindi totoo na 11,000. Sinasabi nga ng DOLE, di ba, na ang kanilang employees na nakalista lamang, yung talagang regular nila, sila dun, eh. Wala pa nga 7,000. Wala. Pangatlawa, ito, hindi naman sila magsasara para mawalan sila na trabaho kasi meron pa silang maraming mga ginagawa dyan. Marami silang paraan. Pwede silang mag-black time sa ibang TV station para dun sa kanilang programa. Pwede silang mag-digital. No? Ang binabawi lamang sa kanila ay yung frequency. No? Ngayon, bakit sobra naman ang simpatsya na inaabot yung tungkol sa trabaho? Kahit hindi naman sila nawalan ng trabaho. Ito nga tanong ko sa inyo. Bakit yung mga kumpanya na nagsipagsara dahil sa mga panggugulo ng KMU? Anong sinabi nyo? Wala kayong sinabi. Naawa ba kayo doon sa mga tao? Putang ina nyo, ha? Oy. Kung makapag-drama kayo, mga lintik kayo. At saka itong mga ano, may mga nare-receive akong mga text pa na mga ano na bobo daw, ganyan. Uy, bago kayo magsalita, ha? Ano ba naabot nyo? Ako, abogado. Kayo, ano? Ha? Tang ina nyo? Ay! Ikaw naman, Larry. Hindi kasi, unang-una, kayo yung tanga. Hindi nyo naintindihan yung buong issue dyan. Tapos eh, magrunung-runungan kayo. Eh, teka nga, ano ba naabot nyo? Mas marunong pa kayo sa mga abogado, sa mga justices ng Supreme Court, sa Solgen? Ha? At bago kayo maawa, ito, hindi naman sila nawalan ng trabaho eh. Hindi. Itanong ako. Hindi, dapat maawa sila kasi press freedom eh. Press freedom. At saka, alam nyo yung... Yan ang the issue of the day. At saka hindi lang yan. Press freedom. Ito, gusto ko rin ito liwanagin sa ating mga kababayan. Naka-lockdown na nga tayo. Si Cardo na lang ang pag-aspal. Eh, tsaka ito rin ang gusto ko. Wala na tayo. Si Vice Ganda eh. Bakit mo niyuyurakan ng press freedom? At saka ito pa. Dapat nating isipin na itong ABS-CBN, kung talagang sila ay concerned sa kanilang mga empleyado, na yung sinasabi nila, ngayon lang nila sinasabi yan. Eh, noong pang panahon ni Abnoy, eh, nag-apply na yan. Pero kasi, may mga opposition, may mga nag-oppose dyan. Una-una yung Association of Cable Operators and Networks, TV Networks. Sinasabi nila, ang daming violation eh. Ngayon, pag pinapatawag sila sa hearing, pag pinapag-explain sila, ayaw nila mag-explain. Kasi, nagre-rely lang sila sa kanilang connection kay Noynoy Abnoy. Akala nila, porkit nakasandal sila kay Noynoy Abnoy, yung pinakagago na presidente ng Pilipinas, eh akala nila basta automatic maririnyo sila. Kaya kayo mga nagsasalita kayo, tapos kami pa na mga nasa tamang lugar ang inyong sinasabihan ng mali, ay mag-isip-isip kayo, mga putang ina nyo, mga bobo kayo, mga tanga kayo. Oy. Ayan o. De, bago kayo rin maawa dun sa mga employees, unang-una, pinaghandaan dapat ng ABS-CBN. Yes. And in fact, nabisto na sila, okay. Na sinabi sila na, di ba? Ang dami rin violations eh. Pandemic, 3 months na sahod pa sila. 3 months na sahod. Kasi may mga recourse pa nga ho ang ABS-CBN. Ang nangyari lang maganda rito, nasunod ang batas. Ang batas, yung rule of law. Pero yung para to close it permanently, hindi pa ho yan. Marami silang paraan. Ituloy-tuloy yung employment. Ang maganda rin ang nangyari, yung mga ibang nagsasabi, kami noon, konting ano lang mali, sarado kami sa NTC. Yes. Yung pala kapag ABS-CBN, wala nang ang prangkisa, okay pa din. Gigil ako. Hindi ba mag-ooperate ako? At saka pwede ba, yung mga nagsasabi na, eh nagdo-donate naman sila, ganyan, ang babaw naman ng utak nyo, porkit magdo-donate lang, meron silang donation drive
Ibig sabihin kahit lumabag sa batas, okay lang. Teka, may mga gago pala kayo eh. Kanila ba yun? Nag-fundraiser sila. At saka, pwede ba? Wala naman silang pinamimigay ng sariling bulsa nila nang gagaling. Pinihingirin nila. Pare, malasakit. Mali yan. Malasakit ito eh. Malasakit ito. At saka naiinis ako doon sa mga artista na nagsasalita ng wala namang nalalaman. Pwede ba? Ano ba nalalaman? Yan ba naabot nyo para magsalita kayo ng ganyan? Hindi nga, kumbita kayo. Meron. Sikat sila. Eh, pwede ba? Sikat din si Attorney Larry, ha? Kung hindi pa kayo mga putatsing na nagtakarap sa mga hindi pa rin sisikat, tangina nyo. Salamat, King Chu, sa iyong paliwanag na aming naintindihan. Salamat din kay Cardo para sa kanyang madamdamin na pahayag. At kay Gadon, na talagang malinawan kami sa iyong pahayag kung bakit nga ba nagsara ang ABS-CBN. Sana natutuwa rin ang mga viewers at nalaman na at tama na ang awayan. At kung bago ka sa aking YouTube channel, subscribe, like, and share mo at abangan ang mga susunod kong video. Salamat sa panonood at have a good day.